So welcome to Casa. So ito po yung ipapaano po sa inyo, Sir Ed. Mayroon na akong nakita doon, may matandang sumilip sa akin. Dito po sa hallway? Oo, oh, dito. Vivi! Sa hallway nga, yun nga. So, yun yung tumatawid dyan. Tumatawid po siya palagi. Ayun po yung mga nakikita ng mga player po namin. Tapos nakabahan na sila. Gusto nyo po muna sir magpahinga or ano? Hindi, ano. Kain muna. Bigyan nyo muna ako ng ano. Ano ba yung mga ginagawa nila para matrikulis? Apo. Maano natin, ma-assess kung ano klase sila. So, basically, ito po yung mga bata po dito. Player po sila ng Mobile Legend. Ayun po yung ginagawa po nila ngayon dito. Parang bootcamp po siya. Dito po yung bahay ko, dito yung pinag-iistayan nila, nagpa-practice po sila palagi. So, sa mga upcoming po nilang tournament and events, mga ganun po. Sino yung pinaka-nagkaroon ng ano, close contact, tsaka parang encounter na... Yung asawa ko din po, may nakita po siyang... Bata na tumalon po sa ganun. May balcony po kasi kami sa... Sa likod po. Sa taas. Tapos si... Tapos yung mga kasambahay din po. Tapos si Vinjas. Si Princess yung madalas. Kasi po muna sila makausap. Siya yun. Kaso po ano, Sir Ed, kasi nung ginawa po itong bahay, yung architect ko po, pati engineer ko po, hindi po sila talaga, like takot na takot po sila pumasok sa kwarto ko. Tapos po sa, dito po sa bootcamp sa taas po, sa hallway, papuntang studio po. Kasi magkatapat po yung bintana ng kwarto namin, dun sa streaming nila. Andun sila ate. May nakikita akong dumadaan palagi. So yung nung ginagawa tong bahay ko po. Tapos nung turnover, naabisuan ko kami na parang sinasabi Merrick, may isang bata, isang babae, isang lalaki. Yun po yung parang sinabi sa amin nung pagka-turnover ng bahay. Eh nung time na yun, hindi pa kami masyadong naniniwala. Kasi wala pa rin ako. Basically ako hindi po na encounter. Ako po parang in between lang kasi never pa naman ako nakakita. Until nung pagkalipat po namin, buntis pa po ako na parang ilang months pa lang after lipat namin dito, yun po, dun ko nakita yung bata na tumalon sa railing. Lupa pa lang, opo, tapos opo. Tinayuan. Opo. Okay. Yung lugar bago tinayuan to, marami bang puno, maano ba siya? Ay, hindi po. Ano lang po siya. Patag lang po siya, parang pinapastulan po ng mga baka nun. Okay, parang bukid siya. Opo, parang gano'n. Alaman natin. Opo. Hanapin lang natin yung pinaka strongest spot nila, tapos doon na tayo magkano. Alam, minsan kasi may dahilan eh, bakit sila nagpunta sa ganito, bakit sila nag-stay. So, yun yung dapat muna natin malaman. Okay. At least, alam natin kung may dahilan ba sila, bakit sila nandito. Yan po si Princess, our beautiful Princess. Siya po yung naka one of, ano, dito po na tao naka-encounter. Ay, doon po sa my studio po. Nung unang araw ko po dito mag-start ng trabaho. Bale sa dalawang toilet na magkatapat, yung dito po, nag-open po yung faucet. Kasi mag-isa ko lang po, tulog po lahat ng player. Akala ko po, binibira ko ni Aryan, si Aryan po nandito naglalat, na nilinis na po. Chinek ko po, walang namang tao. Kinatok ko pa, walang tao sa loob. Pero naka-open yung faucet. Tapos dito po sa likod, yung yakap. Ba't kinakabahan ka? Kinakabahan ka siya na dito. Yung pong sa likod po yung mga yung yapak po na akala mong tumatakbo po dyan sa labas. Bali, puro bato-bato po kasi sa likod. Kaya alam mo po yung normal na yapak ng tao sa yapak po ng ano, hayop eh. Pero mabilis po yung yapak na ano. Tapos yung anino po na korting tao pero anino naman po siya. Yes, yun yung tinanong ko sa kanya, anino. Kasi po. Nakita ko na kanya, nakita ko na siya sa taas. Sa glass. Imposible naman tao kasi. Opo. Kasi minsan po pag anino, titignan mo sa ibaba po. Pero hindi po eh, nakatayo po siyang anino. Kung ano yung mga ginagawa ng mga yan, kanyari paparamdam, lumalakad, tumatakbo. Ina-assume kasi nila na yung lugar ay kanila. Kaya sila gumagalaw dyan, kaya sila umiikot. Is parang pakaramdam nila yung lugar. Eh, ano na nila? Bahay. Yung pong nananakit po ba? Ano po yun? Sila pa rin po ba yun? Or hindi na? Kasi dito po nagsasampay po ako ng damit. Mga past 8 na po yun. May namamato po sa akin dyan sa likod. Hindi ko naman po alam kung sino. Laking takot po na po kasi.
Kung nilalaro po ba or ano po? Lahat ng ginagawa nila is according doon sa capacity na nila, no? Ibig sabihin, kung kaya kanyang batuhin, eh, malakas yun. Malakas na entity yun. Kaya na niyang maghawak na ano. Pero, for sure, hindi siya multo. Elemental siya, mga elemento yan. Yung dumadaan-daan, yung bata, posible ha, posible pa lang na multo ha. Pero yung anino, hindi yun multo. Definitely, hindi siya multo yung anino na nakatayo. Ang itsura niya is tao, pero alam mo yung taong drinowing na kulay black lang. Ayun nga, si Vinjas naman. Yung isa pong malakas na madalas po maka-encounter dito, isang player ko din po. Ano, yung experience ko, ano, yung brown out muna. Yung nag-brown out nung isang araw ata yun. Ano, kumuha kasi ang pagkain nandun sa, ano, sa kwarto namin. Tapos, ayun, di pababa ako nun. Sakto may parang biglang ano, sumulpot na bata na ano, basketball jersey. Tapos may dala-dala siyang bola. Lagi ako nakakita ng bata dun sa may gilid ng ano. Bata lang siya, parang ano, naghahanap ng kalaro, ganun. Tapos dun sa terrace ang madalas ko nakikita, sa may kusina. Dun ko pong madalas nakikita yung batang ano, takbo ng takbo. Yung the moment na nakita mo ba siya, ano siya, as in buo or malinaw? Nakikita ko po siya ng buo eh, as in, kasi may third eye nga po ako since nung bata pa po. Okay. So parang ganito, kung paano mo nakita yung natural na tao, ganun din? Opo, parang ganun din po. Sa taas po, sa studio, hindi ko po masyado nakita. Pero yung sa may malapit po sa kusina, ayun, kitang-kita po talaga. As in, bata po talaga siya na naka-jersey tapos may hawak na bola lagi. So meron tayong bata, meron akong nakitang matanda, tapos may mga anino. Alam mo, ang napansin ko kasi, parang yung ano, yung area is nagkaroon ng mga open portal. One reason is possible yung design, yung nagkakatapat na mirror, yung mga doors na nakatapat sa mirror. Yan yung mga possibilities kung bakit nagkakaroon ng open na portal o yung lagusan. Bago yung area, di ba? Tapos basal to, ibig sabihin wala. Dati naman itong bakante, pinatayuan lang. So ang tanong, saan sila nang galing? Bakit sila nag-stay? Isang possibilities is maaring may nag-attract sa kanila. Paglipat niyo, meron na daw po ba kayo agad na encounter something? Sa akin, sir, wala po talaga eh. Like honestly, sa akin wala akong na-encounter. Dahil sa skeptic ako, I think ayun lang po talaga yung sakit pagkasayo yung bahay talaga eh. Parang di mo na pinapansin eh. Tama naman. Oh. And di ko lang, kasi ako may agad yung bahay eh. So parang wala lang po sa akin talaga eh. Kaya lang, I mean yung ganito kasi. Kasi di ba yung bahay ay pinagawa. After na ma-pulipurnish, mapinis na siya, matapos na siya, katapos siya natayo, meron na bang mga nagsabi na meron silang napansin, may nakita? O yung habang yung mga gumagawa pa? Yung gumagawa po pa lang po, may nakikita na po. Yung ano po namin, yung architect po namin, pati yung engineer, hindi po nila kayang kwartuhan yung mga kwarto sa taas po. Kasi natatakot po sila, pati yung sa side ng bootcamp. So yung architect, pati engineer dito po, nagka-kwarto nila. Kaya po, kaya po, sir. Ibig sabihin, dito po talaga muna sila nagka-kwarto. Kung nagsimula ito na ano, na doon pa lang sa umpisa, mga gumagawa pa lang. Opo. Wala to. Dito po kumakwarto, sir, at yung ano, architect pati engineer. Neutral yung area. Ang ibig sabihin nun, kung nung nagsisimula pa lang na sila pa lang mismo gumagawa, eh may mga na-encounter na, isa lang yung malinaw na cost. Sabihin, yung lupa, yung lugar mismo na natayuan nyo ng bahay ay lugar nila. So mostly, mas marami yung elementals na narito. Kasi kung ito ay natangay lang o nadala lang dito, dapat nung nabuo na siya, at saka pa lang nagkaroon. Opo, opo. Pero day one o nung ginagawa pa lang, sila mismo mga gumagawa, may nararamdaman na. Ibig sabihin, yung mismong lugar na nasakop ninyo, nasakop ng area nyo,
nandoon sila talaga o doon sa lupa ng mismong tinayuan. Yes, sir. So, siguro ano lang, pahinga lang konti, then hanapin ko yung spot kung saan sila nagmula. Dito po yung hallway na ayaw puntahan ng mga architect padali po, pati ng engineer. Tapos yung may pinakamalakas po silang nakikita, nararamdaman dito sa side ng bahay, yung dalawang room po dun sa dulo, yung guest room sa kaliwa, tapos yung room ng anak ko, tapos dito din po sa kwarto ko. Yung spot na po, yan na. Tumas ba layo ko dun ah? Wala yung ilaw eh. Tiklikay ni lights, may presence na. Sige po sir, ano po tayo? Hindi imposibleng mag-flicker dapat yan dahil... Pagka-flicker nga, tumas balay mo ko eh. Dito sir, yung kwarto po namin. Sa bata, dito ko po namin. Afo. Okay lang, tinanong. Tuturo naman niya yung spot eh. Kahit na... Tuturo niya yan kasi ang tawag doon, imprints. So, ibig sabihin may bakas. Kahit anong gawin mo, tuturo niya yan. Dito ako, tuturo niya yan. Ito. Lalagpas na ako dyan. Ayan. So, ito yung spot. Ma'am, pakihila nga po yung ano para... Sorry, baby. Buksan ko po, sir. Wag muna. Okay. Oo, ngayon may bata. Kaya nga, magko-cross ngayon dito yan. Yan. Okay. So, tingnan mo. Ibig sabihin, yung bata na yan ay from here, patungtong yan dito. Pumasok yan dito sa kwarto nyo. So, lalpasan ko yung spot. Yan, pumabalik. Okay. Ito yung spot ng bata. Pakipa-confirm po ah. Apo, dyan po. Yan. Apo, dyan po. Dito. Apo, dyan po siya nagkaway sa akin. Ayan po yung pong... Yung buhok niya yung parang ano, yung parang buhok bao, yung parang ganun. Opo, pero bagsak po. Nakaganun. Alam mo yung... Parang buhok ng lalaki na bata talaga. Oo, alam mo yung commercial before, na parang sa Alaska. Opo, parang ganun po. Yung bagsak. Opo, opo. Parang pinatong na ganyan, tapos pabagsak na ganyan. Opo, opo. Parang siya nakatalon. Ang height niya ganyan lang. Halos ganyan lang yung height niya, di ba? Opo, pagsilip ko po dyan. Nakapatong na po siya dyan sa... Dito? Opo, nakapatong na po siya sa rail na yan. Parang nakaganito na po siya sa akin. Nakaupo na po siya ganito. Medyo bilugan yung braso mo. Opo, medyo malaman-laman ako. Doon? Sa lugar na yan? Ah, doon po, malakas din po. Dyan po yung mga player na nakakita ng anino. Kahit po sila princess. Kahit po ano, tanghaling tapat. Tapos dito din po, hindi din po kayang pasukin. Yung ano po talaga higaan po. Basically mantid po to, Sir N. Ito din po yung hindi nila kayang pasukin. May top not out po sila pumasok dito. Ayan na. Yung parang... Saka ako po ha, skeptic po ako ha. Like honestly ha. Pero feeling ko parang nanonood po sa akin dito. Merong nakaano eh. Merong... Alam mo yung parang mayroong maraming nag-whisper na gano'n. Pero makong ghost box! Hey, patayin nga natin yung aircon. Diyan ba sila? Andito sa akin yung ano? Bakit tawag nga po yung mga kasama ko? Ghost box daw po. Ma! Ano po mukas yan? Hindi ko alam. Ito ang makikilaman ng ano, tapos wala ka doon. Andito yung remote to. Bumukas? Bumukas yung TV, baby. Andito yung remote sa side ko, ng kama. Hindi ko ba kayong makausap? Hindi ko ba kayong makausap?
Pwede ko bang malaman kung bakit kayo narito? Pwede ba kayong makausap? Ilan kayong nandito? Malinig niya? Malinig niya sinada? Opo, dalawa. Ulitin ko, ilan kayong narito? Pwede bang malaman? 2 3 3 3 3 3. Nasaan kayo? Saang lugar kayo nang gagaling? Gate? May gate? Gate? Ibig sabihin? Ano to? Baby, yung sinabing dalawa. Mm-hmm. Ang galing sa tayong ako yung bulong kanina. Uy? Oo. Yung sinabing to? Oo. Nandun sa ano? Yung room na mayroong malaking box? Hindi ko narinig ko, 3. Hindi ko marami narinig yung 2, pero yung... Saan po yung room? Alin po, sir? Meron bang room dito na mayroong box na malaki? Box na malaki po? Box. Na brown. 2. Baka po dito yung may cabinet po kaming brown dito. Yung cabinet na pinagawa mo. Alis. Bakit mo ako pinapaalis? Sino ka? Bakit mo ako pinapaalis? Sino ka? Ito. Ito ba ang sinasabi mo? Kunin mo yun, tangin mo, gamit mo yun. Kunin mo yung gamit mo, tangin mo. Sabi mo sa akin, dito ba? Ano nga pa sabi? Sabi na sabi, alis. Alis? Alis. Yung sinabi pa sa akin. Ikaw yung napapaalis sa akin kanina. Anong pangalan mo? Ano? Tinawin mo, anong pangalan mo? Lisa. Lisa. Lisa, narinig mo? Babae yung nagsalita. Lisa. Tama ba? Ikaw ba si Lisa? Sabitin mo ako. Ikaw ba si Lisa? Alis na naman. Ayun. Alis. Pero yun ang sinasabi nila. Alis. Dami-dami po. Pero ang daming sasalita ako. Maraming gustong makipag-communicate. Pero pipiliin lang natin yung... Bakaw sa akin. Kaya direct yung sinasabi ko, ikaw ba yung babaeng nagpaparamdam dito? Anong pangalan mo? Sagot niya, Lisa. Ibig sabihin, si Lisa yung nagpaparamdam dito sa spot na to. Humabol lang kanina sa nung una kasi, ang tanong ko, ilan kayong narito? Sabi, nung una, dalawa silang nandun. Kapag galing po yun sa side ng tenga. Tapos, biglang, 3. Sabihin, meron dumating na isa. So, tatlo na yung na-encounter natin. Saan pa tayo matutulog? Sa sala na tayo lahat. Tingin, anong nakita? Naglalaro po sila. Ha? Naglalaro po sila. Naglalaro? Dalawa. Kasi sabi niya, amin yung balon. So yun lang yung argument nila.